greets and welcome sa Carino Love UK. Ayan, nandito tayo sa loft natin, bagong linis. Maglinis tayo, nagwawala yung mga bata natin dito. So, ito nandito tayo sa ano sa current brooding section natin na kung saan eh, ito yung, ayan, medyo madilim, babalik na natin camera mamaya. So, binisita lang natin sila mga kalabadids. At, tinignan natin yung condition nila, kung sino bang may sakit o wala. So far naman, napaka-healthy nila. Nagwa-work yung ano natin, yung management natin sa pagkain nila. At sa ano po man. So, nitulad nung dati, na talaga namang sunod-sunod yung namamatay sa atin. Kasi yung mga young birds dati natin, kasi mga kalapatids, alam naman natin na sila yung mas prone sa mga sakit. Pero natuto na tayo. Natuto na tayo naman yung mga kalapatids sa experience, gaya nga ng sabi natin. So yan, nandito tayo, naglinis tayo, nagpakain, bumisita. Nga napansin yung nakamask tayo. Kasi mga kalapatids, ito pa nga isa natin ano dito, yung sa gabok, alikabok kasi, hindi maganda yun sa baga natin na nalalanghap natin. So we need some kind of barrier para sa mga, maiwasan natin malanghap yung ano nila, yung mga alikabok. Naghahanap nga ako ngayon sa Facebook Marketplace ng luma na the vacuum para pagka nakapag-scrape na tayo, va-vacuum natin yung sahig para at least mabawasan yung alikabok ba. So, ayun. So, ngayon, baligtad rin natin yung camera. Pakita ko lang sa kanya yung mga konting update natin dito sa loob. Sila pa rin naman yung magkakasama mga kalapatids. Walang nagbago. So, dyan muna kayo, baligtad rin ko yung camera. Ayan mga kalapatids, welcome sa ating mga team natin. So napapansin nyo, ito yung dalawa natin na may nananganak nga dati, na napisana na malaki na nasa labas. Inilipat ko na sa flower section. Ayan, may dalawang itlog sila. Diyo na yan in 5 to 6 days. So mapipisa na yan. Ito naman yung dalawa yung ano natin na nagpares recently. Tapos ito, nakita niya, nagtatawag siya. Ito yung naging asawa, pinarisan ni Little Black Mamba. Yan, John Arden siya mga kalabatids. So ayan, nagka-territorial na siya. Tinatawagan niya sa Little Black Mamba. Little Black Mamba, which is, ayan, nandiyan siya mga kalabatids. Napakatalinong kalapates. Sayang nga at nasingsingan ko siya ng hindi tama. Nasubukan sana sa race o anything. But anyhow, sila yung mga magpo-produce sa atin ng mga kalapati for next season. So, wala tayong dapat pagmadali. Dapat relax lang tayo. So, ito nga yung ginawa ko dito. Yung, kung napapansin nyo, may mga red clip-on na rings. Yan ang identification ko dito. Pagka pula siya mga kalapatids ay ano sila, mga staff van rings. Ang ano natin. So, tapos ito naman, ang identification naman natin ng green ay sila yung Herrmann clusters natin mga kalapatids. So, I'm hoping na itong dalawang Herrmann clusters na to na mga direct na anak ni Turbo Boiler. Tanda niya ba si Turbo Boiler? Si Turbo Boy, champion dito sa Bradford. Sana palagi na silang magkasama ngayon. Medyo bata pa sila, but I'm hoping na sila na talaga yung magpapares para magka-pure lines tayo. So, ayan silang dalawa. And yung nga yung ano natin, mga identification naman natin sa Ardens. Oops! Wala na ito. Sample lang. Yan. Nilagyan naman natin ng pink na ring. Ngayon kasi, parang nahihirapan kasi ako mag-identify kung which one is which. So ngayon, pinagkakabitan ko sila ng clip ring. Yan. So, pink natin ay mga John Ardens. Yan. Tulad ng isa na ito. Kaki yan, mga kalapatids. So, napapansin ko sa behavior. Tapos, ito nga yung ano na rin, sa battery. Ayan, sa pamarden. Tapos ito yung ating green, which is mga Herrmann clusters natin mga kalapatids. So, alabas naman tayo dito sa konti. So, ito nga yung, explain ko lang na saglit yung plano natin dito sa loft natin. Kasi, excuse me, ito yung existing natin na breeding section. Iiwanan natin siya as it is. So, ang binabalak natin, at least 10 pares, which is na magpo-produce sa atin ng mga panlaban natin sa 2021 season. So,
Sa kabila ng bakod ng ano to, partition na to, magagawa tayo ng same size. Kasi ang balak natin mga kalapatids ay magkakaroon tayo ng widowhood system at saka runabout system para sa mga old birds natin pagdating. Pag meron na tayong pang race, so isa-setup ko na yung setup na yon para ma-practice natin sila. Kung sino man yung mga ilalaban natin na magkakapares. And then, so ito nga, hindi na natin gagalawin yan. Paglabas natin dito, yun ang gagawin natin. Gagawa tayo ng isang section dito. So ito ngayon kasi yung ano yung flyer section natin mga kalapatids eh. So medyo malapad. Ngayon gagawa tayo ng mga hanggang dyan lang. Same size ng existing natin na breeder section. So ngayon dito naman, pag naghiwalay tayo ng cock or hen o vice versa, doon natin ngayon ano yung motivation natin pagdating ng race. Pag naghiwalay sila at nagawa natin yung widowhood system at saka yung ano, yung runabout. So far, pag nagawa natin yung partition dito, lalapad ngayon itong side na to, which is magiging para sa mga young birds natin. Kasi yung kapag ka na-move ko to towards dito na konti, lalapad yon hanggang dun sa pinto. Yung pinto, which is papalitan natin ng sliding door. And then yung space niya, mag-o-occupy siya ng mga at least 50 na mga young birds. So yun ang aim natin kasi dapat marami tayong backup pagka nagano tayo. So ito yung mga nasa baba mga kalapatids, yung mga bata pang 4 months to 5 months old. So ilang buwan na lang mga kalapatids at marireach na rin nila yung ano, yung maturity nila, adulthood, at mag-umpisa na silang maghanap ng kanilang pares. Again, sabi ko, hinahayaan ko sila magpares ng kanila. Wala naman akong problema kung sino magpares. Lahat sila patok sa akin. At subukan naman sila through sa mga training nila. So, yun nga lang kulang. Hindi natin sila nasubukan sa race. Kasi nga, medyo risky. May kilala ako na top racer na ang daming nawalang kalapate. So, marami naman siyang pambaka. Pero tulad nga natin, ito yung mga foundation birds natin na pinagpaparis-paris pa natin. So ayaw naman nating mawala sila, mag-umpisa naman tayo sa zero. So yun lang naman ang ano natin, plano natin dito. So ayan, may mga pagbabago mangyayari dito sa loft natin at some point. At walang tao dito, tahimik. So yun nga kalapatids, meron tent dito, magka-camping kami dito, kami tutulog mamaya. Pakita ko sa inyo paglabas ko ng loft natin. So yun lang mga kalapatids, naman ang update natin dito. Wala naman masyadong nabago. Pinisita nga lang natin para ma-check kung kalapate natin ay malulusog, walang misakit, naglinis tayo as usual, nag-scrape tayo, at yan, kung naririnig yun, marami nang pumaparis-paris dun sa loob. So yan mga kalapatids, so balik na rin ko lang yung camera mga kalapatids at lalabas muna tayo ng loft natin. Mga kalapatids, labas muna tayo. So yun nga, iwanan natin bukas yung pinto muna ng kalapate natin. So ito yung sinasabi kong section na i-extend natin para sa mga YBs natin. Tapos itong ang wall, yung partition yan, iipod ng konti papasok para magkaroon ng konti pang space dito, another meter. So mapapalitan natin lahat yan mga kalapatids. Magbabago yung mga trapping system natin, viewing pen na yan, magbabago yan kasi magkakaroon tayo ng sariling butas dito sa gitna at isa dun sa kabila. So, in the meantime, labas muna tayo. Ito nga sinasabi ko, magka-camping kami. Sinetup namin ito kanina. Ayan. Dito matutulog si Love Man, tsaka si Love Queen, tsaka yung mga bata mamaya. So, ayan mga kalapatids. Kasi may trip lang namin ngayon. Ayan, nakasetup na yung TV. Nanonood kami. At, wala yung tao dito. Oops. Ang loob na ito. Ay, mga bata. Nagtago. Yan mga kalapatids. Oh. Yan, ready na yung kama. Ayos na ayos yan mga kalapatids. Airbed. Unan. Siksikan kami dyan. Actually maluwag pero maganda nga yung siksikan para mainit. At bukas nga tag-ulan. So gigising kami sa ulanan. Nice one. Ganun talaga yung camping, di ba? So yan, yung mansanas natin na hindi namunga ngayon, namunga ng konti. Pero ang lakas ng hangin nung nakaraan, naglaglagan, may ilan lang bunga. So yan,
Barbecue tayo ngayon mga kalapatids. Mamaya. Pagano nila. So, yan ang setup natin. Yung loft natin nasa likod. So, yan. Diyan muna kayo mga kalapatids. Pasok muna tayo. Ayun lang mga kalapatids. Again, maraming salamat sa inyong lahat mga kalapatids sa patuloy niyong panonood. Pagsubaybay sa channel namin. Salamat sa mga new subscribers natin dyan at sa mga malimit manood ng videos natin at sumusubaybay sa progress. Medyo slow nga yung progress natin ngayon kasi nga syempre alam niyo mo kung gano'ng kabagal yung breeding ano natin, yung procedure natin. Ang iba hindi pa nagpapares. Pero gano'n lang talaga. But ilang buwan na lang mga kalapatids at mabubuo na yung team natin. May mga nasa drawing board na rin yung gagawin natin mga adjustments sa loft natin para to make way sa ano natin sa mga plan natin widowhood system around about at saka yun sa mga young birds natin. So abangan nyo yun mga kalapatids. Next video natin tayo mag shoutout mga kalapatids at marami pa tayong gagawin sa bahay na ano ayan si Love Queen nasa harapan ko. Maglinis ka! Ayaw may extra. Ayan nandiyan siya. What? Maglinis ka! Maglinis daw ako. Pambira naman o. Sabado at Linggo na nga lang ako nasa bahay. So anyhow mga kalapatids, kayo lahat dyan, stay safe at konting tease na lang mga kalapatids at gaya nga nasabi, hindi tayo nakapag-focus sa mga training eh. Dito ang COVID kasi na to, maraming restrictions. So nag-decide tayo na huwag na natin isabak yung mga birds natin at condition natin sila, breed natin sila, buo ng team. At yun lang mga kalapatids, ingat kayo lahat dyan at salamat sa panonood. At huwag niyong kalilimutan mag-subscribe sa channel namin, Carino Love UK. Marami pa kami mga videos, mga mixed videos to do with kalapate. From time to time, namamasyal kami kung saan lugar. So abangan nyo yun mga kalapatids. At God bless sa inyo lahat. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video.